Alright, welcome again to another video. This is video number 5 for module 5. Medyo pasyensya na, medyo madilim ng aking background. May bagyo yata, umuulan sa labas. So, hindi ganong maliwanag yung aking video. Pero ang mahalaga lang naman dito is yung screen, no? Yung na-capture naman siya. Maliwanag naman siya, kaya okay lang. Kaya hindi nyo ganong makikita. Okay, so in this video, in this module, we'll be talking about decision errors, effect size, and statistical power. Decision errors ay nabanggit na natin po sa mga previous na modules. Error 1, type 1 error, type 2 error. And siguro ang bago dito sa inyo ay effect size and statistical power. Ang overview ng module ay ito. So, we will identify some potential errors, type 1, type 2 errors, and that the researcher can commit, no, habang gumagawa siya, kakandak siya ng hypothesis testing. And then, ang pagtunan natin ng pansin talaga ay yung effect size and statistical power. So, the objective, basahin nyo lang itong objective plus. Okay. Now, in the last module, we talk about hypothesis testing. At this point, I assume that you already have a good understanding of the hypothesis testing process. So, we will focus our discussion in this module about effect size and statistical power, although nakalagay pa rin dito yung decision errors. So, decision errors, kung binasa niyo yung mga karaan na module, familiar kayo dito. Meron tayong type 1, type 2 error. Dun kasi sa pag-conduct ng hypothesis testing, gumamit tayo ng mga formula doon, merong apat na common results. So, either the researcher or you reject the null hypothesis if the evidence suggests it is a false hypothesis. So, kung ang null hypothesis is false, so normally, tama yung alternative hypothesis. So therefore, nire-reject natin yung null hypothesis. May nagtanong nung nakaraan, sir, dapat ba talaga lagi bang ang null hypothesis ang nire-reject? Yes. So, kapag nire-reject mo ang null hypothesis, meaning, hindi siya tama or hindi totoo ang null hypothesis. In addition, kung nag-reject ka ng null hypothesis, meaning na ang research hypothesis mo or alternative hypothesis ang tama. So, when you reject the null hypothesis, tama ngayon ang alternative hypothesis. Kung nag-retain tayo ng null hypothesis, meaning hindi natin na-reject null hypothesis, therefore, ang research hypothesis ang hindi tama or yung alternative hypothesis. So, ganun lang siya. The second outcome ay maaring ang hypothesis ay totoo, no? Keep the null hypothesis if the evidence suggests it is true. So, kung tama ang null hypothesis, hindi natin siya nireject, so nag-retain tayo ng null hypothesis. Yan yung pangalawang naging result. Pangatlo ay commit type 1 error, that is rejecting the null hypothesis when it is true. So, type 1 error, nangyayari siya kapag nireject mo ang null hypothesis while in fact, the null hypothesis is correct or true. So, yun yung third scenario. Fourth one is type 2 error. When you fail to reject the null hypothesis when it is false. So, pag false kasi ang null hypothesis, dapat talagang nireject mo siya. Pero kung hindi mo siya nireject, okay, meron tayong problem doon. Hindi mo nireject ang null hypothesis while the null hypothesis is true. So, yun yung type 2 error. Okay? So, eto din yan. Ito din yung mga susunod na paragraph. So, type 1 error occurs when a researcher rejects a true null hypothesis. Type 1. Type 2 occurs when the researcher failed to reject the false null hypothesis. Okay? So, in summary, ito sa class,
So ganito yung magiging format niya. So null hypothesis true, research hypothesis true. By the way, yung research hypothesis, ito din yung alternative hypothesis natin. Okay? So huwag kayong malito. Pag nakabasa kayo sa module na research hypothesis, yan din yung ating alternative hypothesis or H2 or HA. Okay? So, ang research hypothesis supported, so ibig sabihin, tama ang alternative hypothesis. So, normally, nag-reject tayo ng null hypothesis. Now, kung nag-reject tayo ng null hypothesis, samantalang ang null hypothesis is true, nag-commit tayo ng type 1 error. Okay? Ulitin ko, kapag ka nag-reject tayo ng null hypothesis, while the null hypothesis is true, nag-commit tayo ng type 1 error. Next, kung nag-reject tayo ng null hypothesis, while the null hypothesis, or while the research hypothesis is true, correct decision. So, ibig sabihin, nag-reject tayo ng null hypothesis, dito sa, ang sa research natin, yung research hypothesis is true, so tama lang. Kasi tama yung alternative hypothesis eh. So therefore, hindi tama ngayon ang null hypothesis. So kailangan mo siyang i-reject. Okay? So kung ganun ang ginawa mo, so tama yung decision na ginawa mo. Okay, next. Study is inconclusive. So hindi ka nag-reject ng null hypothesis. Kung hindi ka nag-reject ng null hypothesis, while the null hypothesis is true, tama ang decision mo. Okay? Ulitin ko. Kung ang null hypothesis, kung hindi tayo nag-reject ng null hypothesis, while the null hypothesis is true, tama ang ginawa natin. Or tama yung ginawa mo. Kung hindi tayo nag-reject ng null hypothesis, while the research hypothesis is true, so, ibig sabihin, tama yung research hypothesis, tama yung alternative mo. Ngayon, hindi ka nag-reject ng null hypothesis mo. So kung ganun, meron tayong mali. So meron nag-commit tayo ng type 2 error. So kung napapansin niyo, ito ay summary lang din nitong mga diniskas sa taas. Okay, so yun yung pinaka-summary. Okay, now, nag-reject tayo ng null hypothesis. Hindi tayo nag-reject ng null hypothesis. Itong mga to kasi, ito yung process no, dun sa null hypothesis testing. Now, sa null hypothesis, lalo na gumamit tayo ng SPSS, meron dyan yung mga p-value na tinatawag, yung probability. Kung gaano ka taas ang probability ng nakuha mo, na conclusion mo, or yung result ng study mo ay hindi dahil lang sa random error. So that's probability. Na yung itong p-value class doon sa SPSS, yun yung makikita kasi doon. May binibigay yung SPSS na p-value. Itong p-value na to, siya magsasabi kung may significant effect ba, may significant difference or relationship ang dalawa or maraming variables. So, siya magsasabi kung nag-significant. Halimbawa, yung difference. Halimbawa, merong sa mga nakaraan tayong example, yung difference ng dalawang groups. Yung dalawang means na yun, i-compare yun. Then, bibigyan kanya ng p-value. So, yung p-value na yun din yung alpha natin, alpha level na binigay nung pinag-usapan natin sa mga nakaraang module. Yung alpha na 0.05, 0.01, yun din yung p-value. Now, ang p-value less than 0.05, so lahat ng p-value na less than 0.05, kung 0.05 yung ginamit mo ng alpha level, ibig sabihin ng nun, kapag nag-less than 0.05, ay significant ang difference ng dalawang means or dalawang groups. So, yun yung ibig sabihin. Kung ang p-value mo naman, yung alpha level mo is 0.01, so kailangan mo ng less than 0.01 para masabi mo na significant ang difference, kung difference yun. Significant ang relationship kung relationship yun. Okay. Pero, ang weakness nitong p-value kasi, sasabihin lang kasi niya kung significant ba ang dalawa, ang difference ng dalawang groups. Pero hindi niya masasabi kung gaano kalaki ang impact.
Kung gaano kalaki bang impact ng isang variable sa isang variable. So, mahalaga itong, by the way, dito papasok na yung effect size. Kasi since hindi masasabi ngayon ng p-value, kung gaano kalaki yung impact ng isang variable dun sa dependent variable, okay, so hindi makikita ng p-value, no? Yung impact ng independent variable sa dependent variable. So, yun yung limitation ng p-value. Kasi si p, sabihin lang niya, yung dalawa na yan ay significant or hindi significant. Hindi niya masasabi ngayon kung ano or gaano kalaki yung impact. So, etong effect size, ito ngayon ang gagamitin kung ang concern mo ay makita kung gaano kalaki yung impact ng treatment or yung independent variables isang variable. So, sa mga research, sa mga experimental research, lalo na pag may treatment, meron kang intervention, minsan, mas mahalagang tingnan itong effect size. Mas gusto mo siya makita kaysa sa dito sa p-value. Although p-value, mahalaga din. Pero minsan, ang researcher talagang gusto pa niyang makita yung mas detalyado ba, yung gaano ba kalaki yung impact niyan. Okay, so, ganun ang effect size. So, however, the p-values cannot tell us how different the means of the two samples. So, dito na papasok na yung effect size. Effect size ay marami itong formula class, pero hindi ko na kayo guguluhin. Hindi ko na gagamitin itong formula na to kasi meron to, yung mahaba itong discussion, mahabang explanation to. Ang gagamitin natin yung shortcut, yung kay Aaron Copps and Aaron 2013. Yung madalian, mabilisan na pag-compute ng effect size. Okay. So, kung makikita nyo, D meaning Cohen's D. Si Cohen kasi ang siya ang pioneer ng effect size. Siya ang nagagawa yata ng formula niyan. Siya ang nag-propose niyan. Effect size. So, sa kanya pinangalan niyan. Si Cohen's D or yung D dito, Cohen's D equals mu1 minus mu2 divided by the standard deviation of the population. So, tingnan natin yung isang example dito. Okay, ito. Suppose that you conducted a study in a certain population of interest. Using a standard test, you found out that the population has a mean of 500 and a standard deviation of 100. From that population, you drew several people as experimental group and gave them some of the treatment. So, ito yung experimental study. So, pagkatapos ng administration ng treatment, after lang makainom, kung pinainom mo sila, kinuha mo yung mean, no? Hindi ko alam kung anong, di natin alam kung anong variable dito, basta ito yung kinuha niya. So, 500 yung nakuha niyang mean. Ano kaya ang effect size? So, what would be the effect size? So, following the formula, Cohen's D equals mu1 minus mu2. So, always remember class na yung mu1 or the mean of the population 1, ito yung mean ng sample mo. Mu2 or the population mean of group 2, ito yung tinatawag natin comparison distribution. Ibig sabihin, ito yung population, no, yung mas malaki. So in this case, sabi dito, itong 500 na to, ito yung na-establish na from the population, 500. So ito yung ating mu2. The mu1 or the mean of the sample or the sample mean, ito yung 540. Okay, so kung ilalapat natin yan sa formula, 540, the mean of the first group from the sample group, minus 500, kasi ito yung ating population number 2 or mu2, divided by the population standard deviation, which is 100. So 540 minus 500, that is 40 divided by 100. So, meron tayong Cohen's D na 0.40. So, gano'ng kalaki yung 0.40? Kung titignan natin ito sa baba, ang 0.40 ay hindi pa siya umabot sa medium. So, nasa small pa lang din. So, ibig sabihin, hindi gano'ng kalaki yung impact, no, dun sa intervention na yun. Although, meron siya. Meron. Kasi, tumaas na eh. Pero, hindi siya malaki. So, ganun makikita, ganun siya kaganda kapag meron kang effect size computation.
Kasi hindi lang sasabihin ng kwan. Ang p-value kasi minsan, pag nakita yung difference itong 500 and 540, meron talagang difference yan. Minsan nagsignifikan siya, minsan nagsisignifikant. Pero ang tanong, gano'n pa kabig, masyado na bang ano yun? Gano'n na ba kalaki ang effect nyo? So, ito yung masasagot. Masasagot na natin kapag gumamit tayo ng Cohen's d. In this case, ang 0.40 ay hindi pa gano'ng kalaki. So, kung ito yung intervention, ito yung gamot, pwede mo sabihin na hindi gano'ng ka-effective. Hindi siya talaga effective. No? Kung ito ay gamot. Hindi natin alam kasi ito yung hypothetical problem. Okay. So, I hope nasundan niyo ako or intindihan niyo yung ating discussion. The next one is statistical power. Ito class ay meron siyang formula pero hindi ko na kayo guguluhin. Hindi ko na to i-discuss ang formula nito. Ang akin lang dito is i-remind kayo na meron tayong mga concept na ganito. So, ang gusto ko matandaan niyo ay yung errors at saka itong effect size. Ito yung mas mahalaga. Itong statistical power kasi, ito yung gaano ka kasiguro na kung ang gaano ka ka-accurate dun sa pag-reject mo na null hypothesis if the null hypothesis is wrong or false. Okay? Ito yung kanyang definition. Power, on the other hand, is the probability of correctly rejecting a false null hypothesis. So, gaano ka ka-accurate dun sa decision mo? Kasi pagka hindi kasi lahat ng significant na study ay pwede mo na sabihin na ito talaga yung study ko. Significant siya. Remember na maraming factors dyan na pwedeng naging dahilan kung bakit siya nag-significant. So, dito sa statistical power, ang sinasabi na dyan, gaano ka ka-accurate? Gaano kataas ang probability mo na correct or tama yung pag-reject mo ng null hypothesis? So, isa sa mga paraan dyan kapag para makita mo, halimbawa kung ang statistical power mo is mataas, 0.80 for instance, kasi ang value ng statistical power is 0 to 1. So, habang lumalapit sa 1, yung value, 0.9, 0.80, 0.70, mataas yun. So, kung for instance, meron kang 0.80 statistical power, ibig sabihin nun na 80% accurate or tama, 80% yung na tawag daw 80% yung chance or hindi naman chance kundi yung pagiging accurate ng iyong decision na pag-reject ng null hypothesis. But remember, meron pang 20% dyan. No? So, itong statistical power, kung mas mataas ang statistical power mo kapag inulit-ulit mo yung study. Okay, natandaan na kapag ang statistical power ay mataas. Now, ang ibig sabihin niyan, kahit ulit-ulitin mo yung study sa magkaibang population, mataas ang chance na makakuha ka ng similar result kung mataas ang statistical power mo. Okay, so yun lang yun. Na statistical power is influenced by sample size. Okay, magkaiba yun. Mas malaki ang sample size mo ay mas maganda ang statistical power. O mas tumataas na din. Yung ibang study nga, kapag pinadami yung population, pinapadami yung sample size, pinapalaki nila, pinapadami yung participants, mas nagiging mataas ang statistical power. Also, effect size, alpha level, and directionality. So, hindi ko na to, hindi na natin to pag-aralan yung formula nito. Para hindi kayo maguguluhan lalo. Ang gusto ko lang matandaan ninyo ay itong effect size and of course yung mga different decision errors. Okay? Now, sa activity para sa module na to, by the way, huwag niyong kalimutan na meron tayong additional learning materials. Okay? Huwag niyong kalimutan yan. So, sa module na to, ginamit natin yung previous na example dun sa module number 4 ata ito. So, the new memory X yun, ginamit natin na example. So, meron tayong 95s na mean. People who had taken the enhancer was 95
with a standard deviation of 10. So ikaw, neuroscientist, gumawa ka ng study and you want to test the same claim, then you measure the memory after ng 50 participants. Then nakita mo na ang memory ay 80. Okay? 80. Taken in answer was 95 with standard deviation of 10. 80 yung nagiging tawag dyan, yung level ng memory. So, compute effect size using the formula in the example above. So, tingnan natin kung ano yung magiging result niya. Okay? So, yun lang. I hope na inintindihan nyo ako. Short lang to module 5 kasi summary to nung mga nakaraan nating discussion. Okay. So, kung may tanong ulit dito sa ating message na kayo sa ating Facebook, pasensya na hindi ko gaanong na-replyan agad yung mga tanong ninyo dahil marami din akong sinasagot. No? Meron pa kasing mga third year, yung biopsychology nila ay ako din ang may hawak nun. So, apat sila na sections. Kayo din ay apat na sections. Kaya pag nagsabay-sabay na yan, hindi ko na nasasabayan. So, marami-rami. Pero sinisikap ko naman na lahat ng questions ninyo ay nasasagot ko. Okay? So, with that, ingat kayo palagi. Huwag kalimutan, always smile. Always be happy, class. And keep safe. See you in the next video.